Katulad ng ating naiulat kanina, may bagong record na pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon. Na itala po yan sa Tuguegarao, Cagayan, kung saan pumalo ng 38.6 degrees Celsius ang init noong April 5. Base po yan sa datos ng PAGASA. Para nga po, bigyan tayo ng ibang detalye tungkol dyan. Kasama natin si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Magandang hapon din po sa inyo dyan, Ms. Rose, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Una muna, syempre alam naman natin summer, pero bakit ba ganito katindi ang init na nararanasan natin sa malaking bahagi ng bansa? Opo, dahil nga po dry season na po tayo, so less yung expectation natin na mga pag-ulan, unlike for the previous months, kaya ang tendency is nagiging mas mainit po yung panahon po natin. Mm-hmm. Etong nai-report, no, based on your data, 38.6 degrees Celsius na record na pinakamainit ngayong taon, April 5. Ano ba yung ano talagang in history sa Pilipinas, ano yung pinakamainit talaga na temperatura? Opo, yung pinakamataas na temperaturang na record natin based sa ating historical record, umabot ng 42.2 degrees Celsius sa may Tuguegarao, pero ito ay nung taong April 22, 1912 at May 11, 1969. Okay, so ngayon, anong forecast nyo? Posible ba na umabot tayo dyan sa more than 42 degrees Celsius? Sa kasalukuyan po, dahil umabot na tayo ng 38.6, yung hindi naman po natin tinatanggal yung possibility na tumaas pa yung mga temperatura natin, dahil usually yung mga yearly na mataas sa temperatura, nare-record din naman natin, nakarecord tayo ng May, around May din po. Okay, tapos paki-explain mo lang sa amin kasi ang record natin nga ngayon for 2024 is 38.6 degrees Celsius. Pero iba pa ito doon sa binabanggit niyong temperatura when it comes to heat index. Ano ba ibig sabihin nito? Opo, yung tinatawag naman nating heat index, ito ay yung temperatura na nararamdaman natin. So, maliban yung usually kasi natin na kinokollect na temperature, ayun yung air temperature. So, para makuha yung heat index o yung init na nararamdaman natin, magsasama tayo ng data ng halumigmig o relative humidity para malaman natin kung ano ba talaga yung nararamdaman natin init. Mm-mm. At alam ko meron kasi kayong mga iba-ibang levels na binanggit, ano, Veronica, katulad kanina sa La Union, iniulat ng ating reporter Jaan na parang nasa dangerous level. Paki-explain nga ito at ano ba ang dapat tandaan ng ating mga kapatid tungkol dito sa iba't ibang levels. Opo, sa kasalukuyan meron tayong apat na level. Yung unang level, 27 to 32 degrees Celsius, yun ay nasa may caution category. So, pag nasa may caution, posible yung pagod kapag exposed tayo sa gantong klaseng temperatura at kapag pinapatuloy natin yung magiging exposed na to, pwede tayong magkaroon ng heat cramps. So, itong temperatura na to, ito yung heat index po ha. Tapos, 33 to 41 degrees Celsius na heat index, extreme caution, so posible na yung heat cramps at heat exhaustion. So kapag patuloy tayong ma-expose sa ganitong klaseng temperatura, pwede tayong magkaroon ng heat stroke. Then 42 to 51 degrees Celsius, mapanganib na yung heat cramps at heat exhaustion, mataas na yung tsansa. Then heat stroke, posible kapag patuloy yung exposure natin sa ganitong klaseng temperatura at 52 degrees Celsius and beyond na heat index, imminent na yung heat stroke. Ayun po yung mga category po natin when it comes to heat index. Huli na lang, Veronica, anong paalala mo sa ating mga kapatid sa pag-iingat ngayong matinding init? Po, ngayong matinding init, ilimit na sana natin yung oras natin sa labas. Uminom ng maraming tubig. Lagi magsusuot ng payong, sombrero, mga sleeve clothing. At kung maaari, schedule natin yung activity natin na outdoor, mga outdoor activity natin sa simula ng araw or end of the day kung kailan mas malamig. Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Veronica Torres.